nga namang i-take yung natural calamity kaysa man-made calamity. Yung problema hindi mo talaga maiwasan, kahit iwasan mo, nandyan yan eh. Dumarating yan eh. At hindi yung problema hindi iniwasan. Yun bang problema na gawa ng tao? Yun bang problema na po pwedeng wala naman dapat at hindi maranasan ng pamilya kung ang bawat miyembro nito ay magpapakatino lang? Naisip ko nga, no, base sa aking mga nakakausap padalas sa counseling, kapag may mga nag-open fight sa akin, may mga malalaking problema, iba yung nakikita kong mukha ng mga may sakit, ng mga halimbawa na sunugan, ng mga halimbawa na nagkakaproblema sa trabaho, sa negosyo. Iba yung nakikita kong mukha nila. Yes, malungkot. Yes, stress. Pero para bang manageable pa? Kumpara sa stress, sa sadness ng mga niloko ng asawa, ng mga may pasaway na anak, sinasagot sila ng kanilang anak, ng mga walang utang na loob na kapatid o kaya anak, iba yung sadness, iba yung stress sa kanilang mga mukha, sa kanilang mga mata. Para bang pinagtaklupan ng langit at lupa talaga. Iba naman talaga yung problema na ibibigay na ating pamilya. Permis ko sinasabi sa aking mga kapatid bilang kanilang panganay, basta magmahalan tayo, ha? Puro na kami lalaki. Basta huwag kakagawa ng problema. Yun lang, ayos na. Yun lang, malaking bagay na. You see, brothers and sisters, di ba? Madalas kapag nakakabasa tayo ng kaharian o sa kasaysayan o kaya ng kaharian sa mga napapanood lang, malaking bagay yung hindi makapasok sa periphery, sa kaharian, sa kingdom, yung kalaban. Talagang gagawin ng lahat para ma-defend yung mga lagusan. Kasi kapag nakapasok ang kalaban, ay matindi. Yun na ang simula ng pagbagsak ng kaharian. Kaya gagawin ng lahat, wag lang makapasok ang kalaban. Delikado yan. Pero mas lalong delikado kung ang kalaban ay magmumula na sa loob ng kaharian. Kung ang mga kalaban ay kapwa sundalo, kapwa kawal, kung ang mga kalaban, makakaaway ay miyembro ng pamilya, member of the kingdom, sa pamilya, naku, mas lalo na. Hanggat hindi nahaayos yung conflict na yan within the kingdom, abay kahit matitibay mga bago na yan, unti-unti, babagsak yan. Sapagkat internally, nangyayari yung problema. At mas matindi yan. Di ba, yan ang minsan nasabi ng ating Panginoon sa Lucas 11:17, babagsak ang bawat kaharian kapag ang mga mamamayan ay naglalaban-laban. Babagsak ang isang sambahayan kapag ang mga miyembro ay nag-aaway-away. Tandaan po natin, mga kapatid, ang ating mga komunidad, sa mga madre, ang ating komunidad, sa pamilya, ang ating mga pamilya, ang ating kaharian. Kailangan pagtibayin natin yan. Ang tahanan, ang siyang ating takbuhan, place of refuge natin yan. Yan ang ating kaharian, so dapat pagtibayin natin yan. Hindi ko sinasabing itibayin ang mga pintuan, siyempre, enough security will be good. Mga bakod, pataasan, ang mga bahay, dapat well secured. Tama yan, pero ang sinasabi ko ay, have God as a center of your relationship. Laging magdasal, laging simba at sumunod lagi sa Diyos. Maliwanag ang sinasabi ng Salmo 127, maliban na ang Diyos ang siyang nagtayo ng bahay, ang tinayong bahay ay walang tibay. Sa kaparehas na pagtuturo, ang sabi rin ng ating Panginoon sa Mateo 7, ang matalinong tao ay nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng bato at hindi sa ibabaw ng buhangin lang. So dapat ang Diyos ang laging maging sentro ng ating samahan. So kung ating tahanan ang siyang ating magiging munting simbahan, ang siyang magiging mga munting kaharian ng Diyos sa ating buhay, dapat pagtibayin natin yan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoon at ng matibay na relasyon sa kanya. Kaalinsabay nito, yung pagmamahalan sa bawat pamilya, yung unawaan, yung patawaran, yung ginagawa o yung ginawa ni Pope Leo the Great, yung maging daan ng pagkakaisa sa bawat pamayanan, lalong-lalo na nga
sa ating tahanan. Iyan ang siyang magpapatibay. Iyan ang siyang mas magpapakinang ng mga misbilang ilaw ng tahanan. Iyan ang mas magpapatibay ng mga mister o mga husband or mga ama bilang haligi ng tahanan. Yun ang magpapatibay sa bawat tahanan. Meron akong nabasa kanina lang sa FB. Ang sabi ay ganito, ipaparephrase ko na lang yung iba. Sabi ganito, be with someone you can call home. Your partner, paraphrase natin, your sibling, your child, your parent should be your safe zone, your happy place, your calm in a storm, someone you can count on. Life could be tough and chaotic sometimes. It's best to have someone who will always be there for you, someone who will motivate you and guide you, someone who will champion your growth, someone who cares about your peace of mind, someone you can call home. Sapagkat para saan pagsasabing home, tahanan, ang bahay na ating tinutuluyan, kung hindi ka naman dito, tatahan. Kung ito'y magiging lugar para tayo umiyak lang. Kaya nga sinabing tahanan, ito'y lugar na dapat tayo ay tumatahan. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.